Hi guys, welcome po dito sa De Enrica at Doy TV Sports. Well, ang pag-uusapan po natin ay NBA, of course. Alam naman po natin, no? Nahuli na nga tayo dahil nagsimula na po ang serye, no? At tayo na nga, nangunguna po dito ang Boston Celtics, no? Na may 2 panalo at wala naman pong pagkapanalo, no? Para dito sa Dallas Mavericks, no? Well, para sa akin po talaga, no? Mabilisan, no? Wala na po tayong pa-intro-intro dyan. Boston po talaga mananalo dyan, ano po. Kaya hindi na po tayo nakapag-content tungkol dyan, hindi na po natin nasimulan kasi nga po nakatutok po tayo dito sa serye ng San Miguel Beermen, ano po, at syempre busy rin tayo rito. Wala tayong editor, mag-isa lang po tayo, ano po. At yun, kaya wala po tayong video-video dyan, mga mga clips, no? So purely comments lang po tayo. So yun nga po, bakit pinasabing Boston Celtics ang mananalo sa serye at sila ang mag-champion at baka mas sweep pa nila ang Dallas Mavericks? Eh syempre, kasi nga po, ang play po ng Boston hindi po traditional type of game, no? Yan po ang kaibahan with the Dallas Mavericks, no? Kaya nga po may similarity, no, sa nangyayari ngayon between dyan po sa PBA Finals, no, na San Miguel Beermen at ito pong Meralco Bolts, no? Kung makikita nyo po kung ang Boston ay may Tatum at Brown, ito naman pong Meralco Bolts ay may Newsom at may Banjero, no? Banjero, whatever, ano po. Basta, ano, that's what they have. At kung may Drew Holiday sila, eh meron naman din po ang Meralco na Alain Maliksi, ano po, na veterano din, no? At kung may Porzingis sila, well, meron naman po silang Bates, no? Matinde, no? Or Almasan na tumitira sa labas. So, malaki na tumitira sa labas. Anyway, balik tayo rito sa Boston Celtics. At yun nga po, at the start ng off-season, yung ginawa po nilang trade, no? Kung saan nakuha po nila si Kristaps Porzingis, eh talaga po nagulat na ako doon at in-expect ko na po that something big will happen, no? Pabalik dyan po sa Boston. Dahil nga po, ang Boston po talaga, eh for competition po talaga sila through all these years, no? Alam naman po natin na yung time era nila Larry Bird, no, eh hanggang ngayon eh talagang they are searching, no, or they are proving that Boston Celtics is for championship po talaga, no, and there are winning franchise, ano po. At bagamat yun din po ginagawa ng Lakers, yun nga lang eh di sila nakapasok, ano po. At yun na, ang Boston Celtics, pagamat malakas na po sila, patuloy po silang nag-load ng player at hindi po sila natatakot na magpalit ng coaching staff at ng style, ano po. Kaya nga po, tignan nyo naman, talaga po angat sila at nangangalib na nga po ang Dallas Mavericks dito na mas sweep dahil kapag po hindi sila nakabawi sa Game 3, alam na di si Kanga, pagamat babalik po or magpupunta na ang serye sa Dallas, no? At yan po ang ating aabangan dyan. Okay. So ngayon, ano po ang ating sinasabi dito na malaking pagbabago na ginawa po ng Boston Celtics is yung acquisition din po, of course, nito ni Drew Holiday, ano po, no? At in the other hand naman po, ang acquisition naman po kay PJ Washington, no, from Hornets, dinarate po nila si yung galing po din ng sa Memphis, no? Ito po si nakalimutan ko yung pangalan eh. Sorry ah. Best friend ni Draymond Green. So yun nga, great acquisition for them, no? They have si PJ Washington, no? Napakaganda ng production sa Dallas Mavericks. Pero yun nga, napakaganda po ng rotation at napakaganda po ng play ng Boston Celtics, no? At isa pa po sa kapanapanabik dyan sa match na yan, eh yung Kyrie Irving, no? Kung saan dating naglaro sa Boston Celtics, ano po? At nakikita nyo naman, kada hawak ng bola, eh buo at buo na rin po ang ginagawa ng mga fans, no? Eh di yata naging maganda yung kanyang stint, no, dyan sa Boston. At on the other hand naman, ito naman po si Kristaps Porzingis. Siya po kaya makakatanggap ng buo pagdating sa Dallas. Well, yan po ang ating aabangan dyan, no, sa Game 3. At nakita naman natin, ang pagkakaiba po nila ngayon ni Porzingis, at ito po si Drew Holiday, nasa kanila po dati nakaatang responsibility, no, ng pagdating po sa scoring, ano po, bitbitin na kanilang mga kupunan. Ngayon, they're very comfortable being supportive cast, ano po. At nakita nyo naman na kailang piso sa kanya ang players ng Dallas, ano po. So both defense and offense talaga pong nagpapakita ng production dito si Kristaps
At gayon din po itong si Drew Holiday. Kaya nga po, sa party naman po ng Dallas pagdating sa play, basa na nila, no? Luka Doncic at ito po si Kyrie Irving, no? Basa na nila. Kaya ang ginagawa po dito ng Boston, ano po, maganda pong ikot din ang bola, no? Talagang kung kanina po pumunta ang bola, titira po talaga, kumpensado. Napakaganda ng play, no? Something like Meralco po talaga, ano po. At yun po ang ating story ngayon dyan, no? At yun nga po ang ating prediction. Talagang Boston yan. At alam nyo naman po sa NBA, kaya po nilang baliktarin, ano po, kung nasa posisyon man sila, di ba? At sigurado, babawi dyan si Luka, no? Hindi yan basta-basta papayag na, ano, pawalis, no? Lalo na babalik at pupunta sa kanilang ano, home court, ano po. At ang kagandahan dito, yung duo talaga nila, no? At magandang matchup yan between sa kabilang parte naman, no? Sa kabilang counterpart. Ito pong Brown at ito pong Tatum, ano po. Pero yun na nga, pag hindi gumana yung dalawa na yan, meron silang Porzingis at ito nga po si Drew Holiday, no? Kaya talagang, ano, tsaka yung point guard nila, di ba? Kaya ng Boston, kaya talagang, ano, is a mixed of rookies and veterans itong Boston, no? Gayun din naman dito si Dallas Mavericks, no? Yun na nga lang, pagdating po talaga sa, ano, sa depensa talaga, ang laki ni Porzingis, 7'3", di ba? At sa Dallas Mavericks naman, kahit na, yun po ang naging problema dito sa Dallas, no? Dahil kay Luka, kay Kyrie, no? Kaya po paano pe-predict na ng Boston yung play nila. Kaya nga nangyayari, ano, tawag dito, naiiwanan sila, di ba? Pagka third quarter, ayun na, doon na po nagpo-pull away. Ito pong Boston Celtics. At tignan po natin kung ano magiging story at adjustment ng Dallas Mavericks, ano po, sa serye na yan. At yun lamang po ang ating napag-usapan ngayon. Kayo, sa tingin nyo, sino mananalo dyan, ano po? Boston po ba or Dallas, no? Well, at yun nga, no, ang ating unang pagtatampok dito ng, and actually di naman po una dahil napag-uusapan naman po talaga natin dito ang NBA, ano po, dyan po sa mga nakaraang contents, no. Yun na nga lang, nakapokus po tayo, no, dito sa PBA dahil nung nagsimula po tayo with our favorite team Barangay Ginebra, akala po natin makapasok sa finals kaya sinimulan po natin ang coverage, nakita po natin maganda nilalaro ng Meralco. Well, yun na nga, nakatutok po tayo din sa kanila, sa serye nila, no? At maganda rin po, no? It's a very good show, no? For all basketball fans, no? Okay, so yun lamang po ang ating napag-usapan ngayon. At magkikita-kita pa po tayo sa susunod na video content, ano po, right after the game, no? Ng Boston na yan at ng ito pong Dallas Mavericks. So yun lamang at maraming salamat po sa inyong pakikinig at inyong panonood. At magandang araw sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.